po sila. Ano palang visa sa magulang mo? Anong course nila? Ano yan? Family po namin sa OFW. Ah, okay. So, okay lang na wala ang trabaho, sustento ka, no? Anak ka ng OFW eh, di ba? Pag OFW, walang narating eh. Puro waldas kasi alam nila, nandyan yung magulang nila. Di nila alam, yung tao tumatanda rin, mag-retire din. Walang naipon, tapos nung tumanda, walang napala, kawawa yung anak. Kasi nga, binaybi ng magulang. Mas disadvantage kapag nasa iyo lahat, bro. Mas malaking chance na hindi mo matupad yung pangarap mo. Kasi nasa iyo lahat eh. Ano palang visa sa magulang mo? Anong ano yan? Family po namin sa OFW. Ah, okay. So, okay lang na wala ang trabaho, sustento ka, no? Anak ka ng OFW eh, di ba? Yung mindset ko po kasi is, nung nakagraduate na ako, tapos na yung obligation nila sa akin. Okay, maganda, maganda. Okay. Kasi yung iba, pag OFW, walang narating eh, usually. Di ba? Puro waldas. Kasi alam nila, nandyan yung magulang nila. Di nila alam, yung tao tumatanda rin, mag-retire din. Walang naipon, tapos nung tumanda, walang napala, kawawa yung anak. Kasi nga, binaybi ng magulang. Kaya mas mahirap yun eh. Mas disadvantage kapag nasa'yo lahat, bro. Kasi minsan, mas malaking chance na hindi mo matupad yung pangarap mo. Kasi nasa'yo lahat eh. Kaya nga ako umalis sa bahay eh. Umalis kami nito eh. Kasi 2 years ako sa bahay. Nung pag-graduate ko, tumambay ako sa bahay. 2 years akong... Kasi wala kami ginagawa sa bahay, bro eh. Kahit anong oras ako magising, pwede. May tigalaba, may tigaluto. Magbaba mo, may tigaluto na. Wala kaming gagawin. Hindi ko gusto yun eh. Parang ang tingin na magulang mo pag ganun, parang medyo palamunin ka eh. Ang hirap eh. Tsaka yung sarili ko, alam ko kasi na may ma-achieve ako eh. Gusto ko may mangyari sa buhay ko. Gusto ko may mabago akong buhay. Kaya ako, sarili ko, umalis kami ni Jormiel. Nagbaka sakali kami dito hanggang sa ginawa kong lahat. Kahit ano, pinasok ko, nag-achieve ako, pumunta ako doon. Nag-online coaching siya. Nakaranas kami ng wala na pambayad ng renta. Nakikiusap kami. Tapos every malapit na kami mapaalis, nagkakaroon siya ng client or pag winsan wala kami pang budget, wala kami pabayad ng kuryente sa condo, nakakuha ako ng project sa modeling kahit paano. So, yung budget namin tight na tight, bro. Pero nag-hold on ako, ayoko umuwi. Hindi, kasi ang mentality ko, hindi ako uwi ng bahay kasi nakakaya. Biro mo, umalis ka dun, yabang mo eh. Ay, pagsapalaran ka, tapos babalik ka, loser ka. Nagpumilit ako, gumawa kami ng paraan, sabi ko maghanap ka ng online client. Kahit mura, patulan mo na, basta may pambayad lang tayo ng renta. Dumating ako sa point na yon. Hanggang sa nagpumilit ako, hanggang sa natayo namin yung, eto, hanggang sa nabuild namin yung Fitness Army. Ganun talaga eh, darating ka sa point na yon eh. Ngayon, ang tanong ko sa inyo, sarili nyo lang makakapag-decide nun, kung ano bang gagawin mo next. Nahiraban ka lang, nag-quit ka na, wala ka pala eh. Ang mentality nyo guys, para kayo ay maging successful sa kahit anong gusto nyo, dapat hindi kayo nag-quit. Kailangan yung mentality nyo guys, pang successful na tao. Walang naging taong naging successful na yung choices mo sa buhay is pang talunan, pang quitter ka eh. Hindi ka pwedeng maging successful. Wala ang karapatang maka-achieve ng kahit ano kung yung utak mo is negative. Quitter ka. Walang ganun. Kaya ngayon pa lang, kahit nang kayo is ngayon, nasa age ka nang nag-a-achieve ka pa lang eh. Siyempre may gusto ka marating. Lahat sila, lahat na nakaupo dyan. May gusto kayo marating eh. Ngayon pa lang, sanayin nyo na yung choices nyo, practicing nyo. Hindi naman kasi perfect. Ako, hindi naman ako perfect eh. Marami rin ako mali na inaayos ko talaga yan everyday. Ganun yung buhay eh. Nasa sa'yo na yun kung aayusin mo siya araw-araw. Mga bro, seryosa lang ha. Pagtulog natin sa gabi, ikaw lang makakatulong sa sarili mo eh. Sarili mo lang kasama mo eh. May goals tayo sa company. Pero paglabas nyo dito, sarili nyo na eh. So, ang tanong ko sa inyo, ano yung gagawin nyo kapag mag-isa na lang kayo? Ano yung choices na pipiliin nyo kapag mag-isa na lang kayo? Tapos ka na magtrabaho eh. Anong gagawin mo after that? Magpapahinga ka na lang ba? Or gusto mo pang maka-achieve ng para sa sarili mo? Yun yung tanong ko sa inyo, guys. Doon tayo nagkakatalo-talo. Madaling ma-motivate kapag nandito kayo. Yan, nandito kayo ngayon. Pero paglabas nyo dito, wala na kami. Sarili nyo na lang, sarili nyo boss nyo. Ano ang ipapagawa mo sa sarili mo para ma-achieve mo yung mga gusto mo pa? Doon tayo nagkakaiba-iba. Marami dito, motivated dito. Paglabas, hindi na. Marami yon, iba-iba tayo. Kaya nga, iba-iba tayo na narating sa buhay eh. Kung gusto nyo talaga may marating, patunayan nyo sa sarili nyo. Hindi nyo kailangan patunayan sa amin. Kahit makita ko yung record nyo na, uy, ang galing-galing mo ah. Wala yon, hanggang doon na lang yon. Kung may gusto ka talagang patunayan sa sarili mo, gawin mo para sa sarili mo. Ano yung gagawin nyo kapag mag-isa na lang kayo? Ano yung choices na pipiliin nyo kapag mag-isa na lang kayo? Kung gusto nyo talaga may marating, patunayan nyo sa sarili nyo. Gawin mo para sa sarili mo.